No name po yung netizen. Tinatanong niya po kung ano, saan po pwede magsumbong sa mga barangay na hindi ina-accommodate yung home vaccination request. Ay, naku, sumulat ka agad sa iyo. Ano mo, kay Julius po sa MPIO. Kunin mo yung detalye na yan. Ha? Take note mo. Huwag mong ano yung pangalan niya. Ha? Kontakin nyo kagad yan. Hindi po pwede. Kasi, sino ba nakakaalam sino bedridden sa kanilang barangay? Di ba, mga barangay official. Ngayon ko lang narinig yan. Ha? Ang tagal na natin nagbe-bedridden. Isang buwan na tayo nag-home service sa bedridden. Meron naman nung silang binigyan kung saan i-mail yung mga kapitbahay natin may bedridden. Sige, aksyonan natin yan. From Maricel Maniago Fernando, your may kasama Maricel, po ba Maricel? Ang mga kasama po ba ang mga buntis sa A3 priority group? Ay, ko hindi po ang pagbubuntis po hindi comorbidity. At ang pagbubuntis kailangan niyo po ng clearance sa inyong mga doktor or physician or OB-GYN. Pero wag po tayo magkakamali kapag kayo buntis, no? Naku, magdoble ingat po kayo. Kailangan nyong magpaalam sa inyong doktor. Kumonsulta po kayo sa doktor. Okay. At hindi siya comorbidity. Ha? Okay. Question from Sam Batayola. Anong oras po magsisimula sa Manila Prince Hotel? Ay, maaga po. Usually po, alas 7 yan. Nakalagayak na yung mga Manila Health Department. Minsan nga ho, ang mga tao, kaya nga bilib na bilib ako sa mga taga Maynila. Talagang matsatsaga. I'm really proud of you, mga batang Maynila. Talagang pinapahalagahan ninyo ang inyong sarili. Basta tayo, first come, first serve. Taas ang kamay ng gustong magpabakuna, babakunahan natin. Basta nandun doon sa priority listing. Maraming nagtatanong sa akin. Ito, tatanungin ko na rin sarili ko. Mayo, kailan ba yung A4? Mga A4 saka A5, ha? Antabayanan nyo lang. Huwag natin pangunahan ng gobyerno, national government. Pero umasa kayo kapag pinayagan ng A4, magpapabakuna ako sa A4 agad. No? Kasi po, nakaready naman ng Maynila. In fact, marami po kaming site. Nakita nyo, di ba, tumitira tayo 18 regularly. No? Tapos, meron pa tayo mga special site. No? On top of 18, minsan 3, minsan 4. Pero pag nag-A4 tayo, magugulat po kayo. Ay madami po tayong area na bakunahan. Eh hinihintay ko lamang po ang bagong ruling o regulasyon ng IATF. Antabayanan po natin. Ako rin naman po, gustong-gusto ko na kayong bakunahan. Okay. From Maria Teresa Sosing, Mayor, kailan po ang A4 priority group? Kasasagot ko lang. Antabayanan natin, mga kababayan. Opo. Basta po yan na sa IATF po yan. Nagsasabi. Okay. From Shari Pizarro, pwede po ba magpa-request for home service para sa second dose ng mother ko? Nag-anxiety attack po siya kapag lumalabas. Oo. Kung siya ay napakunahan ng first dose dahil bedridden, no? O ipapakunahan din siya ng second dose. Ngayon, siguro makipag-ugnayan na lang siya kay Dr. Ed Santos. I-coordinate mo kay Dr. Ed Santos. Mabigyan naman natin ng karagdagang atensyon. Mga, siyempre, hindi mo naman masisisi yung may mga edad. Kinakabahan talaga eh. Okay. From Renelli Ann Gonzaga, mabibigyan po ba ng opportunity ang mga kamag-anak ng mga frontline workers for vaccination? Ay lahat po ng mga taga-Maynila ay nabibigyan ng opportunity. Para po sa lahat yan. Wala pong special. Basta pasok kayo sa A1, A2, A3, wala pong VIP. O mga special. Kasi karapatan ng lahat na magkaroon ng pagkakataon. Mano ba? O tingnan nyo, mga kababayan. Ang pinakamabisa sa amin, hindi kami tumanggap ng
ng walk-in para madali lang ang trabaho namin. Pero hindi namin inisip yun. Kasi doon sa tinatawag namin, marami nagbabago isip. Minsan nangyari sa amin. O tinawag namin, 1,000 dumating. Almost 300 lang yata. O di 700 na bakuna nakatingga. E baka may 700 na tao na gusto na magpapakuna. Kaya ako ang policy ko. Tanggapin, bakunahan sa lalong madaling panahon ang taong gusto na magpabakuna. While we respect choices, pero kami hinikayat namin, vaccination is the solution. The best decisions that you're going to make this year is to get vaccinated. Meron lang mo yung setback. Baka naman akala ninyo perfecto yung sistema. Ay, hindi po. May setback po yan. Maaari kayo makapaghintay ng 2 oras o 3 oras dahil bumabaha ang tao. Pero hindi naman din namin binubuhat ang bangko namin. Nakita nyo naman po, maayos naman po yung pila. Maayos naman yung lugar. Kaya lang talagang talo-inip. Pero may payo ko sa mga kung may maiinip o naiinip. Isang taon mahigit na po tayo naghihintay nito. Mano ba? Pinakikisuyo ko sa inyo. O kayo magkaunawaan. Walang mayaman, walang middle class, walang mahirap. Lahat tayong tao sa mundo kailangan ng bakuna. O ako naman, gusto ko naman kung sino may gusto, o pumila ka na dyan, o tuturukan ka namin. At saka ano naman kami, laging kwentas claras eh. Pag wala kayo nakitang numero, pakita mo ulit itong 18 natin. So, tingnan ninyo, tingnan nyo difference. Itong bukas natin na 18. Tingnan nyo, pag wala kayo nakitang numero, yung dami o bilang ng bakuna, ibig ko sabihin yan, 1-2. 1-2-sawa. Kaya inabangan ko yung oras para maakap lahat sa lalong madaling panahon. Pero pagka limited ang bakuna, makikita ninyo to sa Pfizer. Ipakita mo nga. Ipakita mo yung sa Pfizer, yung sa San Marcos, sa yan. Tingnan ninyo, 900. Ibig sabihin, yun yung bakunang kakayanin lang for that time, area, and day. No? Ngayon, huwag nyong ipagkakatampo, no? Dahil yung iba'y maagap, matyaga at masipag, nabakunahan sila. Pero pag naubos na, pagpapasensya nyo na po. Kaysa naman magtatalo-talo kayo, pero umasa kayo. Basta ako, walang siga, walang pantay-pantay. Gusto ko lahat kayo bakunahan. Sa lalong madaling panahon, pinipilit nga natin makipaglaban para sa inyo tungkol sa bakunahan. Kaya kayo, mga kababayan, pagkakaunawaan at pagtsatsaga. No? Kaya para naman to sa kaligtasan ng lahat. Hindi ko mo nabakunahan ka, malulugod ka na, nalulugod ka na, yung kapitbahay mong napagparaya o napagkaitan, mamaya siya naging positive, o siya naman nakahawa sa anak mo. So you have to understand the situation. Kaya ako, gusto ko, hanggat maaari, voluntary naman ang bakuna. O sino may gusto, inilathala namin saan may bakunaan. Madami ang bakunaan. Hindi po namin binubuhat ang aming bangko. Kaya pinagmamalaki ko yung aking mga kapwa manggagawa sa gobyerno. Yung empleyado natin sa Manila Health Department. Talagang napakasipag nila, napakatsaga nila. Kaya dapat talaga palaganapin ang pagkakaw. So, hindi po pwede na may priority na wala sa priority list. Okay. Question from Vincent sa comments. Yorme, kapag fully vaccinated na po ba, kailan po ang next shot at pwede po bang ibang brand na po ng vaccine? Vincent, tama yung tanong mo, Vincent. Pag ako ba'y fully vaccinated na, sabi ni Vincent, kailan ulit yung susunod na next batch? Una, wala pa pong sinasabi kung kailan na effectivity, 6 months ba o 1 year ba. Kaya antabayanan natin yon, FDA po ang magsasabi nun. O kaya DOH or IATF.
Pangalawa, pwede ka ba magbago ng brand? Ay, opo, pwede po. Huwag kayong mag-alala, madami akong biniling AstraZeneca. O, eto ko, pinipilit ko pang kumuha na Sinovac. O, pag nagkaroon tayo ng Pfizer, pamimigay din natin. Gamaleya, pamimigay din natin. Moderna, pamimigay din natin. So, mas marami kayong mapipili. Okay. From Sarah Benito Lucas regarding sa side effects ng vaccine. Pakitanong po kayo, Lucas, kung safe pa ulit mag-second dose kung nagka-rashes nung unang binakunahan. Ang rashes po, dahil naging, nung binakunahan tayo ng una, ang rashes ay normal na epekto ng bakuna. Lagnat, rashes, o kaya yung parang mabigat na lalayo yung dito minsan, nag-broadcast ako para akong hilong talilong, slow joe, kasi talaga mabigat sa katawan. Yun ang naging epekto sa akin. But generally, wala po. Normal po yung rashes ninyo. Ano siya, pangalan, Maricel? Sarah Lucas, no? Eh, ano po yun? Hindi pa yan sila. Parang kilala ko yan, ha? Oh, so, ano po yun? Normal po yung rashes. No? Oh, kaya huwag kayo masyado mag-alala. At posible, nalagnat din kayo. Oh, ang payo ng doktor dyan, uminom ng paracetamol. Oh, yun. Tapos magpahinga. From Maria Gina De La Rosa. Maria Dina De La Rosa. Mayor, yung anak po, dentistry student, at magkakaroon na po sila ng face-to-face classes next semester. Pwede po ba siya magpabakuna? Okay, bakit naman nung hindi? Basta allowed na. Oo, diba? For the meantime, A1, A2, A3 pa rin. Yes, I do believe. But, ma'am, pwede kong bigyan ng libreng testing regularly yung mga medical students na magkakaroon ng face-to-face. Libre po. At huwag na kayong gagastos, ha, nay. Huwag kayong gagastos. Sabi nyo sa anak nyo, magpadudod doon sa, ng ilong niya doon sa Santa Ana. Libre po yan. At makukuha agad. Doon man lang, matulungan kayo ng pamalang lungsod ng Manila. From Evelyn, na nag-comment, how about Evelyn po, yung kaka-flu vaccine lang po, ilang days po bago magpabakuna naman ng COVID vaccine? Kakakuha niya lang po ng flu shot. Halimbawa, nag-flu shots kayo, o nag-anti-rabies shot kayo, ano pa ba mga shot? Pneumococcal shot. O, bibilang mo kayo 30 days. O, 30 days thereafter, o, pwede na kayong bakunahan ng COVID-19 vaccine.